welcome back to my channel. And for today's video, Kapitbahay Lang Kita official music video performed by Ace Pipes featuring Blink Z1. Nabibigyan ko ng reaction ngayon. Isa ito sa mga ni-request sa akin at ngayon ko lang nabigyan ng pagkakataon na ano, na gawa ng reaction kasi iba yung ano, yung sa dami na nagre-request sa iyo, hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo, pero alam mo na, basta ano, basta Blink Z! For sure yan, pakikiligin na naman ako, okay? Now ay pakinggan na po natin ang Kapitbahay Lang Kita. Kung ano ang nilalaman ng Kapitbahay Lang Kita, parang medyo dramatic ang dating nitong ano, nitong kantang to. Samahan niyo na po ako at bibigyan ko na po ng reaction ang Kapitbahay Lang Kita by Ace Pipes featuring Blink Z1. Kapitbahay Lang Kita, o diba? Parang ano, parang na-excite ako sa ano, sa istorya ng kantang to. Ngayon ko lang napakinggan si Ace Pipes. Diba, sana wala nang mag-iya. O diba, kasi pag kapitbahay mo, tapos nakakita ka ng mga tomaan, tapos hindi ano, hindi may iwasan, ano, yayayayin ka, pre, tagay muna tayo, pre, toma muna tayo. Eh, ang sama nun, ando doon, kapitbahay mo lang, yung ano, yung nililiyag mo, yung tinitingnan ng mata mo, yung sinisinta mo, yung iniirog mo, syempre may iya ka, diba? Ang ganda doon. Yung magulang nyo, nagbibigay yan ng ulam. Kasi syempre, magkakapitbahay na kayo. Mare, may bagong luto ako dito. Baka gusto mo naman matikman yung aking niluto. Bibigyan kita. Diba? Sarap ng ganun pagkagano ng mga kapitbahay. Throwback nito, nakas makabata no ano no, yung birit nito, yung birit ni Blink Z kapag siya na yung bumanat, parang feeling ko kaedad ko lang din siya. Oh. Dead ma. Gusto niya lumipat kasi yung bahay niya mura, di ba? Minsan kasi kapag ka, ano, kapag ka andiyan na yung ano, nakikita mo yung minamahal mo at tapos ano ba, hindi na kayo okay, gusto mo maka-move on pero hindi mo maiwasang hindi siya maalala kasi andiyan lang siya, kapitbahay mo lang siya. Gusto mo umalis pero hindi mo magawa dahil nga syempre, di ba? Doon ka na nakatira, doon ka na lumaki, tapos ano, iisipin mo paano kung magsisimula, kung aalis ako, gayong andi dito ako lumaki. Pagkatapos yung bahay kong inuupahan, mura lang, o diba, para lang umiwas ako. Paano kayong gagawin ko para hindi ako masaktan tuwing nakikita kita? Pagtatawagin ka nung ano, yung nanay nung dating ano, yung dating nililiyag mo, di ba? Hindi ka makaiwas lalo ano, lalo at maganda yung pinagsamahan niyo. Pagkatapos, yung nanay nung minahal mo na yun, malapit din sa iyo, hindi ka makaiwas. Tapos ano, iisipin mo na paano ko makakaiwas, gayon yung nanay mismo nito ang bait-bait sa akin, para bang nanunumbalik sa iyo lahat ng ala-ala, o di ba? Ang hirap no, kapitbahay mo lang. Sakit. Kikipin din si.
isipin, paano mga buburahin sa iyong isipan ng inyong nakaraan kung palagi mo siyang nakikita. Napakahirap nung ganun, ano? Ang gusto mong makalimot, gusto mong mag-move on, pero araw-araw nakikita mo siya kasi kapitbahay mo lang. Ano ang pwede mong gawin? Ano nga ba ang maaari mong gawin sa mga pagkakataon na gusto mong umiwas? Let's say, di ba, yung kung pilit mo siyang iniiwasan, pagkatapos makakasalubong mo siya, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, di ba? Mas lalo kang mas lalo ka lang nasasaktan. Gawin mo kaya yung di ba, yung kalaban mo, yung ipinalit sa iyo is maporma, may auto, pagkatapos ikaw kapitbahay ka lang, di ba? Paano ka nga naman mag-auto, kapitbahay mo lang siya. Gusto mo siya isakay sa auto. Kaya nasaan mo siya? Saan mo siya dadalhin kung kapitbahay mo lang siya, di ba? Para nga naman siyang gagawin, poporma lang ako, ikapitbahay mo lang ako, sasakay ako sa auto, ikapitbahay mo lang ako. Pero may sabi nga, pagka gusto may paraan, pagka ayaw may dahilan. Yung tukso ng mga tropa mo, tol, may bago na siya, tol. doon ako nahano, di ba, tol, tingnan mo siya, tol, astig, de oto, tol, ikaw kapitbahay lang. Malayo ang tingin. Nasisilayan, araw-araw ka nahihirapan, hindi mo alam kung paano ka mag-move on. Oh my God, sabi nga, pag gusto mo mag-move on, wag kang dadaan sa traffic na daan. Pero paano yun? Hindi nga traffic na daan yung pinupuntahan mo, hindi nga traffic na daan yung dinadaanan mo, kasi kapitbahay mo lang siya, katabi mo lang siya, paano kang iiwas? Yun ang napakahirap. Kaya wag kayong magmamahal ng kapitbahay lang. Hirap. Iyon ang mahirap, yung paano mo buburahin sa iyong isipan ang nakaraan kung kayo ay magkapitbahay lang. Iyon ang mahirap, yung kapitbahay mo lang ang taong minahal mo, di ba? Kaya kayo diyan hangga't maaari, magmahal kayo ng malayo, hindi yung tanaw abot tanaw niyo lang. Kasi yung iba, kapag ka nagkasakitan na dahil andiyan lang kayo, nahihirapan na kayong makamove on, mahihirapan kayong umiwas kasi nga araw-araw nyo siya nakikita. O diba parang siya ang masakit nun kapag nakita mo pa na mayroon na siyang iba, pagkatapos hindi ka pa nakakamove on, para kang tinatarakan ng punyal sa puso mo, yun ang masakit talaga, magdurugo ang puso mo. Anyways, ayan, ang ganda nung natawa ako sa story na kapitbahay lang, kasi alam ko marami nakarelate dito, yung mga childhood friends, yung mga childhood sweetheart, diba? So, darating yung time na kahit nagkasakitan kayo, pero sabi nga, kung kayo ang talagang destiny, kahit magkapitbahay lang kayo, magiging kayong para sa isa't isa. Kung kayo ay talagang ukol sa isa't isa, bubukol yan. Sabi nga, kapag ka ukol, yan ay bubukol. Kapag ka hindi ukol, hindi yan bubukol. Ano ibig sabihin nun? Kung talagang para kayo, magkakasama kayo at kayo ang magsasama habang buhay. Pero kung hindi kayo, kahit magkapitbahay kayo, hindi kayo pwede magsama. Kasi nga, hindi kayo itinadana, hindi kayo itinakda. Maaaring may ibang tao na itinakda para sa inyo, hindi nyo siya kapitbahay, maaaring milyan-milyan layo sa inyo, pero iyon yung talagang tunay na tao magpapasaya sa inyo, okay? Anyways, ayan, kung nagustuhan nyo po ang aking kapitbahay reaction,
please like this video at mag-comment down na din po kayo. And kung kayo po ay bago pala sa akin channel at hindi pa po naku-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at i-click nyo na po ang tiny bell button on notification para po updated kayo at ma-ano at mag-notify po sa inyo yung mga video na aking upload, okay? Shoutout po sa lahat. Anyways, gusto ko pong i-shoutout si Blingzy kasi si Blingzy natutuwa ako kasi napaka-ano niya. Hindi ko alam sinubscribe niya pala ako. Thank you so much Blingzy for ano subscribing me and natutuwa ako kasi ano, di ba, Blingzy na yan, one tugs. And of course, si ano, si Innocent One, Innocent One, sobra din ako natutuwa. Grabe din yung ano, yung appreciation niya at saka yung mga compliments niya na ginapakita na ibinibigay sa akin sa mga reaction video ko. Ayan, sana makakaasa kayo mga kaano mga katugs and mga kamabstas natin na pagbubutihin ko pa yung ano yung mga reaction na gagawin ko dun sa mga idol nyo na gusto ko nyo bigyan ng reaction, okay? Ayan, bye-bye everyone. Thank you so much for watching and God bless us all. Keep safe always. Audio Jungle.